dito na ako magsasala ng Johor Golden Mosque. Pasiyo. Assalamualaikum friendship. Tako, makakain kami ngayon sa Radyo Laifa Halal Restaurant, Maranao Restaurant dito sa Quiapo. Nakakamis, no? At naka ready na ang aming makakain, mashallah. Wow. Ano ito? Budi. Nako, ito ang paborito, bata pa ako, budi. Translate ko na lang sa ito. Aruan. Aruan. Bungkaw, ulo bungkaw. Ayun, yung palapa nila, ang cute-cute naman. Itong palapa, talagang kahit wala kang ulam, makakain ka ng marami, no? Very appetizing. Ito parang nga, manok. So, lahat itong masarap. Okay, cut. May gloves ba kayo? Friendship, ano ang paborito mo sa mga Maranawa food? Itong budi. Ah, ito at talaga. Aruan. Aruan, oh. Pareho tayo ng paborito. So kami ay manananghalian na dito. Yes. Actually, ang may-ari ay kapag-anak ko. Assalamualaikum, long time no see. Kumain na pala ang sister ko dito at brother and sister-in-law, no? Nakauwi na sa Saudi. Nakauwi na sa Saudi noong 12. Siyempre, dito sa Maranao Restaurant, hindi uso ang tinidor at kutsara. Kailangan magkamay, friendship. So, ayan, magkakamay si friendship by Alabi Princess Eleanor de Mapuro Lantud. Okay? So, kain na. Siya ay magkakamay.
Kasi masarap pagkamay. Oo, ma-appreciate ba yung food? Kain na tayo. Kain na tayo. At tayong mga Muslim ay masyadong pihikang. Kailangan halal. Ha? Yung kinakain natin. Yung mga kaibigan kong mga taga Malaysia, ayaw nilang kumain sa mga Pinoy restaurants na walang halal. But unfortunately, yung Maranao specifically ay hindi siya located sa magagandang location like Makati, Pasig. At napakasarap nga ng ating cuisine. Yun ang ipinagmamalaki ko. Paano ba as you as a leader, no? Carpentry po. Salam. Ano nga pangalan ng restaurant nyo? July pa. Dati yung General Restaurant. Ayun. Ba't pinalitan? Alam mo lang. Nung pang-pandemic, yung mga lockdown, paano kayo? Paano ang negosyo? Lagi kaming close. Ah, close ha? Matagal-tagal din yun ha? So, wala sobrang mga... dalawang taon, close. Oo, so medyo affected ang negosyo. Oo, kaya nahirap pa kami sa lockdown eh. Oo. So, kailan na kayo nag-open? Noong June. Ah, noong June? Oo. Tuloy-tuloy na noong June ang nagbukas kami. Pero proud ako dahil karamihan ng mga kaibigan ko dito kumakain. Oo. Sabi nila masarap daw. Ang sabi nila. Ah, wala ka bang plano na maglagay ng restaurant halimbawa diyan sa Makati o sa ibang lugar? Wala. Sa Marawi kasi ako nag-ano. Oo. Na branch. Sa Marawi. Sa Marawi. Doon sa malapit sa New Capitol. Ah, meron ka doon? Oh, inagawa pala. Oh, alhamdulillah, mabisita 'yon. So, auntie, bakit tayong mga Maranao ay mahilig sa mga yellow? Kasi yan ang ano natin na mga Maranao, yung ano, may papar, may gulay, di ba? Yan ang gusto nila. Yan ang gusto natin lahat mga Maranao. Hindi tayo mahilig sa ano, kasi yung mga matatanda noon, ayaw nila yung ano, yung maputi, di ba? Friendship, proud tayo at may mga Maranao cabinet secretaries na rin, undersecretaries sa kasalukuyang pamahalaan. Si Shalimar, mananawagan tayo kay Tourism Undersecretary Shalimar na aking kinakapatid na suportahan niya ang iyong plano. Salamat. Imbitahin natin. Yeah. Imbitahin mo. To Undersecretary Shalimar, sana suportahan mo ako sa plano ko na i-preserve natin ang Maranao culture. Sana makapunta ka ng Pantawragan at mabigyan kami ng support. Inshallah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all viewers. Yung plan ko sa Pantawragan na tinanong about our culture. Isa ako sa tao na gusto kong i-promote ang culture natin at saka sana huwag natin kalimutan. Kaya naisip ko nung after tayo mag-usap at nang pinsan ko na why not na may vacant building naman doon sa Pantawragan na gawin kong ano, parang museum. Lagyan ko mini lang, museum? Yeah, ilagay ko lahat yung mga decoration ng Maranao, lahat-lahat, para yung mga kabataan ngayon na makita nila yon. Kasi di ba ang Pilipinas na kaya nung sa time ni President Marcos Senior nakilala ang Pilipinas dahil sa suot ni Imelda Marcos. Ang kanyang terno. So bakit tayo mga Maranao hindi natin pagmalaki yung culture natin? Parang nakakalimutan natin. Kaya ako bilang isang Maranao, gusto kong i-promote ang Maranao tulad dito, Maranao cuisine at saka mga Maranao programs, yung mga pakarajan. Festivals. Para ma-enlighten yung mga kabataan
na, ay, oo, ganito pala kami. Kasi parang nang modern na tayo Preservation of our culture and tourism. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo ang Islamic Cup ay hindi ito fashion statement, no? Ito ay sign na ikaw ay practicing Islam or practicing Muslim at nakapag-pilgrimage ka sa Makkah. Yan ang pagkaalam ko. May mga pwede namang suotin ng mga hindi pa nag-hajj. Pero mas appropriate na ang nagsusuot ay nagpa-practice ng Five Pillars of Islam. Bismillah. Alhamdulillah, kahapon kumain kami sa Quiapo. At nag-take out ako ng bruha. Isa sa mga masasarap na delicacy ng mga Maranaos sa Lanao del Sur, Lanao province. Thank you by Alabi Princess, former mayor, inakapatid by Eleanor Dimapuro Lantud, para sa pag-sponsor mo sa YouTube na ito. Okay, back to my Islamic Cups. Ang dami-dami po, no? Binilang ko kahapon mahigit 250 pieces na. May iba-iba nagbigay. Thank you. Iba-ibang countries, Muslim countries. May Yemen, may Dubai, Jeddah. Iba-iba, iba-ibang countries, iba-ibang style. Merong Malaysian, Islamic cups, Indonesia, marami po yan, no? Yan ang next kong content. The wisdom behind this Islamic cup. Pag pumupunta ako ng mall, pag wala akong cup, lagi akong natatanong ng mga non-Muslim friends ko na, "Sir, saan yung Islamic cup?" May isa pang waiter nagsabi na, "Ba't ang dami mong ganyan?" Mashallah, alhamdulillah. Panoorin nyo ang trip ko kahapon sa Quiapo. Kumain kami doon ng lunch. Doon na rin ako nag-juhur. Napansin ko sa mosque ng juhur, parang dalawa lang kami. Yung mga tao, medyo naninibago na ako, ha, kasi pag calling ng prayer, maraming yung mga nakatira doon sa community dapat nagsasala or nagsisimba. Pero bakit dalawa lang kami? Eh, ang daming tao doon sa community. Ba't ayaw nilang magsala sa mosque na mas malaki ang blessings kung ikaw ay mas malapit sa mosque? Ay, hindi ko na po itatanong yan. Allah knows best. Assalamualaikum.